Hi Rap Squad! Welcome, welcome back! So for today's video, this will be super refreshing, okay? Hindi lamang para sa inyo, pero para sa akin as well. Kasi as you can see sa aking channel, parang nawala na po or hindi ko na pinifeature yung more personal side of my life. Like wala na akong uploads regarding sa nangyayari sa aking buhay everyday. Even my love life, hindi na ako nagkukwento sa inyo. Mostly dahil sa mga nangyari in the past, kung saan feeling ko masyado kong naging open at naka-attract ako ng negative opinions from people that I don't know. So I think yun talaga yung pinakamalaking reason kung bakit nilimitahan ko kayo into seeing and experiencing more personal parts of my life. Pero guys, napapansin ko naging negatibo ang resulta nito. Kasi ayan na nga, parang nawala ng emosyon si About Raph at alam ko naman na minahal niyo ako dahil sa aking personality at sa puso ko din. Mali yung naging response ko kung saan hindi ko hinayaang magmahal yung aking sarili at hindi ko rin hinayaang mahalin ng iba yung sarili ko at mahalin niyo lalo. So, I tried to be open again. I went back into the dating scene and for a couple of months now, I've been dating this guy named Dale. Wala naman po akong masabi sa taong ito. Napakabait. He helped me in a lot of ways at saka he is super patient with me. To the point na, ayan, ngayon siya yung nagiging inspiration ko to craft videos like this to show more of my heart. Kasi he treats me well and he makes me realize na hindi lang yung mukha ko, hindi lang yung makeup ko yung maganda, pero pati yung kung sino talaga ako. And currently, nakaka-3 dates na po kami, getting to know each other, of course. And supposed to be, yung 4th date namin is mangyayari around this time. Pero ayan, hindi nga po kami hinahayaan ng batas kasi meron po tayong quarantine na kinakaharap and we fully understand that. Yan din yung reason kung bakit super thankful kami sa technology na nai-offer ng mundo ngayon kasi constant pa rin ang aming communication through text, call, and video chat nga. So speaking of video chat, at yan yung gagawin namin for our 4th date today. And at the same time, sobrang iba rin po yung date na to kasi I will let you be part of it. Kasi alam ko na namimiss nyo si Raph na ano, na ang foundation eh makapal, sarot, hindi. Ang foundation eh Disney princesses talaga at naniniwala pa rin sa happy ending. Saya. Anyway, tama na nga ang drama. Baka magkaiyakan tayo dito at malusaw ang aking mascara. Maghahanda na ako guys, magbibihes, mag-aayos ng buhok, and I will be right back. Okay guys, so ayan, na-set up ko na yung aking dating place, also known as aking kama. Oh my gosh, first few dates pa lang kama na agad. Huwag sana masamain. Okay, sabi ko nga kanina, limitado ang resources natin this quarantine. Pero ang hindi limitado ay ayan, napakasarap po ng mga ulam ko lagi kasi kasama ko ang nanay ko dito sa bahay. At meron din ako dito tubig na feeling ko mauubos ko kaagad kasi ewan ko ba kinakabahan ako. So let's go. Tawagan na natin siya. Hello. Hello. Hi. Kamusta ka? Mo tapos dinaw. Prepared ba to? Kakagising ko lang. Wow. Grabe kang magising. Sana lahat pag nagising ganyan. Alam mo, nakakatuwa yung at-home dating. Bakit? Kasi wala ka ng excuse ma-late ulit. Lagi ka kasing late dati. Sino kaya sa ating dalawa yun? Ikaw yun, lagi kang late. Anyway, uy, minention ko ba sa'yo na itong date na ito ay recorded on camera, ayan. Pero wag ka mag-alala, hindi ko naman papakita yung mukha mo. So, pwede mo pa rin makausap yung mga iba mong nakakausap. Okay, at least safe. Diba? Alam na alam ko kasi yung mga ganyan. Alam mo naman ako, parang nasarap kasi sa tinola mo ha. Pag natikman mo yung tinola ko, mas lalo ka maiinlove sa akin kapag ka pinagluto kita ng tinola ko may papaya. Yabang ha, sige. Why not? Gawin natin yung papaya challenge mo na yan. Mm. Meron ako nitong mga flashcards. Sabi niya, 50 first date questions. Alam ko hindi ito ang first date natin, yung first date natin. Parang magto 2 hours kaya tang late. Hindi, joke lang. Ako po talaga yung late. Ayan. Hindi kita kakawawain dito. Pakilala ka naman pala. Hi guys! Kung naririnig niyo ako, kamusta kayo? I'm Dale, 22 years old, but I don't look like 22. Ito ang unang question sa'yo. Is kilig necessary when getting to know someone? Okay, once again, is kilig necessary when getting to know someone? Yeah, I guess, oo. Sa una, mararamdaman mo yan. It's necessary na at some point, hindi lang naman kilig is romantic eh. Mm-hmm. Pag kinilig ka, there's something that makes you feel happy eh. And like when you're with that person. Minsan, naiibig ka, kikiligin ka.
Parang yun yung mga naranasan kong willing this past few days. This past few months before I met you. Pero ngayon, nandyan ka na, so... Sa'yo lang ako naging ito. Para bang nasira ulo ko. Anyway, yung term kasi na getting to know someone, sabi mo nga, hindi naman siya always romantically. Like for me, minsan merong mga babae na I found interesting, so na parang I'm inspired by them. At never ako magkakagusto sa babae. So, hindi ako kikiligin sa kanila, pero at the same time, I wanna get to know them. Pero kapag kilig ang motivation mo to get to know someone more, feeling ko, mas malakas yung drive. Like, yan, sasayangin mo ang data mo para makausap mo siya. Kasi kinikilig ka sa kanya. Ganun. Sorry, nasa starstruck ako sa'yo. Tagal ko nandiyo nakausap. Sa'yo lang, mapaliw. Sa'yo lang, nakakalito. Mas maganda ako sa personal, so maghantay ka lang. Sana nga matapos na to lahat kasi namimiss na kita. Oo, I miss you too. Sa'yo lang, mapaliw. Sa'yo lang, question. If you could trade lives with one person for a day, who would it be? And why? Siguro sa'yo na lang. Ako. Siguro sa'yo na lang. Sige, para mas madaling ipaliwanag. Para matry ko kung ba't kinagagalit at ba't kinagsisero sa mga bagay-bagay na ginagawa ko. Parang sa Mobile Legends, kasi parang mas type mo pa si Odette kaysa sa akin. Feeling ko kaya ayaw mo ko makalaro sa Mobile Legends kasi matatalo ka. Aww. Pag hindi naman. Kaya kitang buhat eh. Pabuhat, sige. Please. Bakit ka natawa? Buhatin kita later. Seryoso yun, pabuhat. Oh, gusto ko rin maging mythic. Oh, ako, if I could trade lives, Liza Soberano. Sobrang ganda kasi niya. So parang gusto ko lang ma-experience yung pagkagising mo. Ang ganda mo na. Dami ko kasing effort na ginawa today. Kahit na din naman kitang walang makeup eh. Okay ka naman. Pero labag sa loob ko yun na magpakita sa'yo ng ganun. Kaya sana na-appreciate mo yung mga ganong sitwasyon, okay? Oo. Okay, pero ako na-appreciate ko yung ginagawa mo ngayon na, ayan, sinasamahan mo ako dito. Kasi alam ko naman, hindi conventional yung work ko. Parang hindi siya usual na ginagawa ng tao. Pero, yun, naiintindihan mo. At I can feel your support, so keep it up. Oo naman, hindi naman ako manunod ng live mo ng alauna ng madaling araw kung hindi kita sumusuportahan. Next naman. Have you ghosted someone before? Ikaw naman. Oo. Alam mo na to eh. To make everything short, I was insecure na meron akong ginawa sa sarili ko. Nagparitoke ko. At feeling ko hindi niya matatanggap. Ayoko nang magkaroon ng diskusyon kasi I am battling with myself. Meron akong battle with myself at the same time. At gusto ko at kailangan kong harapin yun only by me. Ganon. So, imbes na sabihin sa kanya yung totoo, I chose to not say it. Pero lately, nagkapatawaran na kami, I asked for forgiveness. Sobrang bait naman niya. Sabi niya, next time, wag ko na lang daw ulitin. Kasi iba yung epekto pag nag-ghost ka. Yeah. Totoo. Oh, ikaw, have you ghosted someone before? Wala pa. Ako pa lang. Hindi pa rin naman kita, hindi naman kita i-post. Hindi pa rin. Hindi ko rin yung kasi I'm the type of person na if I don't like you, I'm gonna say that up front. Kasi it's better to say, well, siguro na kung ako na din yun sa pagiging sales ko na instead of just waiting for something, unsure, it's just a yes or no, just say it up front. And that's it. Pero alam niyo ha, totoo yung sinasabi mo. Naalala ko yung first date natin. Sabi mo sa akin, oh, bakit ka nabubulunan? Hindi, sabi mo sa akin, sa huling part na ha, yung sasakay na ako ng Grab ko pa uwi, sabi po niya sa akin, I admire you. I admire you ka pa dyan ha. Kasi, at least sinabi ko, paano kung di ko na nasabi sa iyo, di ba? Tapos kung di ko pala sinabi, hindi mo na ako kausapin sa second, ganyan. The first time I met you, sobrang believe ako sa'yo. Oo, bakit? Grabe. First, you know that it's people here in the Philippines are unconventional. Mm-hmm. When it comes to the look, they're sticking into traditional. But you stand up to
be your own image. As in, regardless of what people say or what people look, how people look, dun ako mas lalong nag-admire sa'yo. That means a lot para sa akin kasi sometimes I do have my doubts na parang kapag lalabas ako, ay okay na ba to? Baka tignan ako ng mga tao not in a positive way pero in a negative kasi parang overdressed or things like that. Pero at the same time, Aquarius ako eh. I am very original, unique, fantastic, fabulous, amazing. You are. Thank you. Anyway, name the best and worst advice someone has given you. Best advice, siguro galing sa nanay ko. Parang make your mama proud. Pagka in-instill mo kasi sa'yo yun, saka in-apply mo in every situation, pipiliin mong gawin yung tama. Kasi syempre, yung mama mo, pinalaki ka ng maayos, so you wanna make her proud. Worst advice, feeling ko galing sa sarili ko. Like, in-advise ko to me, sa lahat ng situation, sa lahat ng tao, always expect the worst. Para hindi ka ma-disappoint ever. Ganun yung parang pananaw ko dati na parang, hindi ko to pagkakatiwalaan kasi walang taong deserving sa tiwala ko kasi everybody is bad. Yun, lahat ng tao, sasaktan lang ako. Ganun. Pero that's bad kasi somehow hindi mo nakikita yung worth mo na you are also worthy of loving and being loved. So yun yung best and worst advice. Ikaw. May pinakumutan. Yeah. Sa akin naman, best advice ever. Yeah. Have courage and be kind. Oh, yeah. Sabi mo, favorite movie mo yan, si Cinderella. Yes. Well, it's simple. Kasi, have courage and be kind. Everywhere you go, when you have courage to do something, and you're kind enough to the people around you, everything will fall into its places. Yeah. You know, there's so much negativity in this world for you to not be kind to other people. Mm-hmm. Lalo na sa nangyayari ngayon. Tapos, worst advice. Quit when it's not for you. Ooh. Tigilan mo kapag na-reject ka na for so many times. Mm-hmm. No, don't do that. Rejections are only redirections. It doesn't mean that you're not good enough. It's just that there is something better for you after that fail and mistake, after you learn something. Thank you. Yes! Galing na na. Dami kong natututunan today, ah. Mas marami kong natututunan sa'yo. Eh, pinapasay mo naman ako. Ganyan naman talaga ang relationship. Oh. Sa'yo na, napaliw sa'yo. Wala! Never mind! Ito, what is the achievement you are most proud of? So far, when I graduated college, that's when I'm most proud of because noon ko nakita yung super selong nanay ko at tatay ko na napagtapos nila ako na something has... Parang alam mo yun, you made them feel that they've done something right. Yeah. And that's still in the working life. I mean, to provide for them so far and... Next time, make you happy. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. Ginagawa ko na yan ngayon. Oo, tsaka I'm proud of you kasi yun nga, you provide for your family at such a young age. So congrats. Alam ko hindi mo madalas naririnig yan, pero yan, proud of you. Ako, parang mas proud ako sa mga bagay na hindi ko nagawa. Hindi ako nag-drugs. Oh. Holy shit! I'm proud of that. Kasi I know na hindi yan tutugma doon sa best advice that I got na make your mama proud. Make your mama proud. Yeah, tama. Ang galing. Mahal na mahal mo siguro si mama mo, no? Oo. Tsaka si papa mo. Pero sana ako din. And if you're wondering what this song is leading to, I wanna make it with you. Ano ba? Bawal mag hot seat. Puti tama yung pagsabi ko ng hot seat. Nasa isip ko kanina, hot spot. Internet! Ito. What kind of ulam would you be? I have two parts eh. Oh? Ito yung pag nakilala mo ako, tapos pagka kilala mo na ako. Wow! Lechon.
Okay, may pagsiyo. Ang ulam pa lang masarap na. Sa pangalawa, umaasim. Umaasim, pero masarap pa rin. Parang siguano, pero okay. Okay naman, cute nga eh, na umaasim ka habang tumatagal. Oy, hindi ako umaasim ah. Ako, feeling ko ano ko, fried chicken. Bakit fried chicken? Kasi lahat ng tao gusto ang fried chicken. Wala akong kakilalang hindi kumakain. At feeling ko ha, kaya kong makisama sa bata, matanda, sa tito, tita. Feeling ko kaya kong makipag-engage sa communication with them. So parang bukas ka sa lahat ng gusto kumain. Hindi naman! Do you think it's the little things or grand gestures that count the most? Neither. Neither? Anong nagka-count? Always the thought that counts. Oh. It's always the thought. Regardless kung malaki o maliit yung ginawa sa'yo ng tao, basta it's from the heart, it's always the thought that counts. Katulad ko, so hindi naman ako mag-armon tao. Pero paano kung ganito? May thought pero walang action. Like, inisip ka niya, tapos worried siya, pero wala naman siyang ginawa for the betterment of your situation. And then he's not worried enough for you to tell you na nag-worry siya. So hindi enough yung thought? Hindi enough yung thought lang. It's either you speak up na nag-aalala ka or you're concerned about something. Rather than isipin mo lang siya kasi who knows ano ba iniisip natin, diba? Tayo lang makakaalam lang. Okay. Katulad ko, ikaw lang iniisip ko pero di mo alam. Hindi ko talaga malalaman kasi puro na lang rank game ang inaatupag mo. Bukod sa rank game, ikaw? I think it's the little things. Kasi pag may nagbigay sa akin ng regalo na engrande, ang tendency, hindi ko siya ginagamit. Kasi tinitreasure ko siya ng sobra to the point na mali na. Pero pag kunwari, yung wala akong tissue sa bag ko, tapos madumi yung kamay ko, pero may nagpahiram ng panyo. Na-appreciate ko yun. So ayun, nadumihan ko yung panyo niya, pero nilabang ko naman yun. Okay. Tapos pinabanguhan ko pa yun ng babango ko kasi alam kong nababanguhan ka sa akin. Yes! Would you rather be someone's first love or their last forever? Gusto yung last. Okay. I don't judge people kung sino man yung nakarelasyon nila before me. Mm-hmm. And I'm dating you because I want you to be my last. Speechless ako dun. Sagot ko. Next question, hindi na po siya sasagot ng question. Wait lang, kailangan ko ng 10 minutes katahimikan. Punk. Anyway, ito na. Siyempre, I want to be their last forever. When I love, I always see to it na mas inuuna ko yung mahal ko kaysa ako. So ayoko naman na yung mahal ko ay maka-experience ng pucho-puchong rough or rough na hindi prepared. Which is, first love yun eh. First love, marami ka pang hindi alam. Hindi ka pa equipped sa patience, sa understanding, sa lahat ng abilities at saka skills na kailangan mong malaman in order to fully love. So syempre, I wanna be equipped. I want to make the person I love feel special by being their last kasi ready na ako. At saka mature na ako kapag siya na yung last love ko. Anong masasabi mo sa mga viewers mo? How would you know kung kailan? Paano mo malalaman kung prepared ka? Well, if you are willing to take risks, like kung wari, ayun nga, tapos ka na sa first love mo, tapos natahimik ka, I mean, na-discourage ka to love again kasi nga ayaw mong maulit kung ano man yung mga masasakit na naranasan mo before. Pero the fact na kaya mong ulitin, tsaka you are actually making it public na sinishare mo sa mga tao na you are happy, he is making you happy, I think yun yung time na ready ka na. Na you are taking actions. Bakit may follow-up question ka? That is so unfair. Double meaning yun para sa akin. Ikaw naman kaya mag-formulate ng question. What can you say
to people who's facing this pandemic alone in Metro Manila. Good thing kasi I have a cousin who went there to work. Kasi kailangan pa rin. May mga companies kasi sa Manila na nag-work pa rin sila. Yeah, so, ano masasabi mo sa mga followers mo? Siyempre, for sure, ang daming nanonood sa'yo ngayon. Yeah. Anong message mo sa kanila? Ang number one na masasabi ko sa kanila, the fact that they are alone, it means na ang purpose nila right now is to take care of themselves. At ang pag-aalaga sa sarili, it doesn't just include yung physical body natin, like kumain, maligo, maintain social distance, wash your hands. Pero it also contains, or it also included din dyan yung mental state. So if ever meron tayong problema, nalulungkot tayo kasi mag-isa tayo, nandyan nga yung technology na hindi nililimitahan yung ating social life. Actually, it improves it kasi kahit mga tao sa ibang bansa, pwede mong makausap. Nakasagot ba yung tanong mo? Miss Philippines, thank you. Ako lang to. Ganun lang. And huwag na makipag-chismisan, hindi natin alam kung kailan at kung sino ang meron. Yeah. Ito. So, konting tiis, makaka-get by din tayo. Yeah. Konting tiis na lang. Makakasama din kita. Makigis mo na ulit ako. Pagpapatuloy pa namin ang aming kwentuhan, catching up. At baka mamaya, buhatin daw niya ako sa Mobile Legends. For now kasi, mauubos na ang aking memory card. Ayan, pero do not worry, lahat naman ng mangyayari dito ay nasa memory card ng aking utak at puso. Ah!